Panalangin sa Mahal na Birhen ng Carmelo. Santa Maria, Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin, O katamis-tamisang ina, na lagi mo kaming samahan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, Mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagandiyan mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami.
Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, ipanalangin mo po kami.
Para dar
Maria, Elba, Rosa, Magdalena, Jacinto, Tomas Junior, Tomas Senior, Maria Barasoain, Dolores, Leila, Filomena, Florentino, Cesar, Ralph Chico, Roberto Barque, Ernesto Quinto, Sister Ophelia, Lady, Consolacion, Sheila, Betty Paulo, Andres, Unima, Maria Belen, Carmen, Isidra, Katie, Maybe, Romero, Estelita, Angel, Architect Francisco, Gabriel Panica, Francisco, Aurelio Signor, Maria Olivia, Alex, Maria Cecilia, Demetrios, Delphine, Quadrata, Marcela, Domingo, Digna, Mark Joel, Susana, Teresita, Herman, Pilar, Portillo, Peter, at Joel, Pagnan. Isa na rin po natin ang mga lumama sa COVID-19 at lahat ng mga kaluluwa ko lang na nakakata. Isa na rin po natin ang mga giliwag sa araw ng Pagnan birthday. Mga kapatid, muli na naman tayo magsasama-sama upang patimong ilang sabay ng Diyos ang pagpapak sa atin, pamatayan, at muli kapagbuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Tungkol kong lahat at masingang makisa sa ating pagpapinang. Hingilit ng bayang malaya, awit ng papurit pasasalamat. Ang Panginoon ng ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Nakita ng Panginoon, hirap ng kanyang bayan, mga kaaway kanyang dilupig, kanyang iligtas itong ating bayan. Hinihimik ng bayang malaya, awit ng papuri.
ngunit pasasalamat ang Panginoon ng ating paglaya muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ihanda natin ngayon ang ating mga sarili sa banal na pagdiriwang na ating isasagawa sa pamamagitan ng paghingi muna sa Panginoon ng tulong at awa. Ama sa langit, sa mga pagkakataon sa aming buhay na nagkulang kami ng pananampalataya sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo, sa mga pagkakataon sa aming buhay na hindi ka namin nakilala, sa aming mga kapatid na nangangailangan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Espiritu Santo, sa mga pagkakataon sa aming buhay na hindi namin tinanggap ang liwanag na iyong binibigay, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayong lahat tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsimula na po ang lahat. Tayo po ngayon na sa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Mababalik sa matulungan
sa pangalan ng umaanda ng aral na buong kapatid. Kapag aking nabilang ang ako ay lumulas, umilan sa pagiging mo, o Diyos ako ay umaanda. Kung ako ay lumulong ng marami sa narinig, ang wala sa pagiging mo, ang sa akin ay umaanda. Tayo ay nililigala sa mabuting balita ng Panginoon. Haleluya! 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 Si Herodes, babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi silang dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kahit sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid at nakakaunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol ang namalalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo naunawaan? Wika niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, naalala ko ang isang pagkakataon sa kumbento ng mga madre na binubuo ng mga Pilipinang madre at ng mga Indianang madre. Merong isang madreng Pilipina ang nasabi doon sa Indianang madre o madreng taga-India. You are mabait. Eh ano bang kahulugan sa atin pagka sinabing mabait? Iniisip kagad natin yung iba, iniisip eh talagang mabuting tao. Pero hindi ba tawag din natin sa daga mabait? Kaya't yung isang madre na dumating na hindi naman talaga naunawaan kung ano ang pinag-uusapan ay sinabi niya, ang mabait ay daga. Kaya nabigla yung Indiang madre. Dito sa ating ebanghelyo ngayon ay makikita natin na hindi lubusang naunawaan na mga alagad ng Panginoon ang pinahayag ng Panginoon na ilaganin niyo ang libadura ng mga Pariseo at libadura ni Herodes. Sa buhay, kapag ang ating buhay ay nakatuon sa iba't ibang bagay at hindi sa Panginoon, tayo ay madalas naaakay sa maling kaisipan o nahuhulog sa kasalanan. Halimbawa, katulad ngayon, napakaraming fake news ang pinalalabas at pinaninindigan ito ng nagpapalabas ng mga maling balita. Binabaluktot ang katotohanan kaya't nagkakaroon ng di pagkakaunawaan. Ang mga alagad ay iniisip na ang sila'y pinagsasabihan ng Panginoon dahil sila hindi nagdala ng tinapay. Hindi iyon ang sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon, ang tunay na gumagawa ng mabuti ay galing sa Diyos at ang mga tukso sa buhay ay galing sa ating sarili o galing sa masama. Kaya nga makikita natin, kailangan natin ang liwanag ng Panginoon at mapagpakumbaba nating hilingin ito upang tanggapin natin ang liwanag ng katotohanan sa ating buhay. At ang Panginoon, kapag nagbibigay ng liwanag,
ay hindi sapat ang salita lamang, kung hindi nagbibigay din ng pagkain, tunay na makapagpapalakas sa atin upang maiwasan o maharap ang mga tukso at hamon sa ating buhay. At ano ang binibigay sa ating pagkain ng Panginoon? Ito'y walang iba kung hindi ang banal na Eukaristiya. Na kung paano sinasabi ng Panginoon sa mga alagad, ang tinapay na iyong kailangan ay nagmumula sa Diyos. Kaya nga pinaalala sa kanila nung ang Panginoon ay nagpakain ng 5,000 at gayon din nagpakain ng 4,000 at sobra-sobra pa ang natira. Kaya nga hindi dapat tayong mag-alala sa pagkain ng ating kaluluwa. Ang dapat tingnan natin ay ang pagkain ng ating, hindi tayo mag-alala sa pagkain ng ating katawan. Hindi tayo dapat mag-alala sa pagkain ng ating katawan, kundi ang Panginoon ay parating nagbibigay sa atin ang kinakailangan natin. Ngunit dapat tayo mag-alala sa pagkain ng ating kaluluwa, sapagkat madalas ang ating pansin ay napapalayo sa pangangailangan ito. Kaya dapat mapagpakumbaba nating hilingin sa Panginoon na ibigay sa atin ang pagkain ng kaluluwang kinakailangan natin upang maharap ang mga hamon sa buhay. At tunay tayong manalig na iyon ay nagmumula sa Panginoon. At gayon din dapat tayong tumugon sa pinagkakaloob ng Panginoon. At ito ay matatagpuan natin sa banal na Eukaristiya, sa banal na Misa. Kayo po ay narito ngayon, nakikiisa sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, sapagkat tayo'y lumalapit sa Panginoon at nagsasabing kinakailangan natin ang banal na Eukaristiya, ang lakas na nagbibigay ng liwanag sa ating isip at lakas sa ating kalooban upang harapin ang mga tukso at ang mga sanhi ng kasalanan. Kaya nga mga kapatid, sa ating buhay, ituon natin parati ang ating sarili sa Panginoon. Katulad ng sinasabi sa Salmong Tugunan, mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. At gayon din sa unang pagbasa ay pinaalala sa atin, ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng lahat ng totoo, maganda at mabuti. At ang Diyos na ito na mabuti ay hindi magbibigay sa atin ng masama o ikasisira ng tao. Amen. Natitipon tayo bilang sambayan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Panatag ang ating kalooban na tayo'y Kanyang pagbibigyan. Tutugon tayo, maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. 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 Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan.
Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pangarahan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pangarahan. Tahimik natin ipahayag ngayon sa Panginoon ang iba pa nating mga natatanging panalangin sa misang ito. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo ng may mapagbigay at malinis na puso. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo na pong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga alay na alak at tinapay na mga sagisag ng ating buhay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin mo ang mga Panginoon at pagpapalain sa iyong mga kamay sa kapulian niya at karangalan sa ating pagpapalain at sa sabong sa iyong banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin nang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinataas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa San Sinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh,
banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin banal lang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya yon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tanggapin mo sana silang lahat sa iyong malwalhating piling. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kabyak ng kanyang puso, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na tawagin natin ang Diyos na Ama. Kaya ngayon ay lakas loob tayong umawit sa Kanya. Oh,
Ama, hinihiling namin kabiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo ngayon sa amin, kapayapaan ang niiwang ko sa inyo, ipinagkakalob ko sa inyo aking kapayapaan. Tunghayan mo sana ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Nabubuhay ka't nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumain yung lahat. At sumain. Magbatian tayo ngayon at maghayag ng kapayapaan sa isa't isa. Panginoong Hesukristo, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mapalad tayo ngayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ang karapat ang patuloy sa iyo, kundi sa isang salita lang ay darinig. O Jesus ko, naniniwala ako na Ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na Ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental. Pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na Ikaw na naririto at buong puso akong makikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
na siyang gumamit tayo sa lahat ng bansa. Sama-sama natin dalangin ang ating pagtutugon, iligtas na kami, Panginoon. Iligtas na kami, Panginoon. Mula sa pamimilit, pangnako, karahasan at terorismo. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa pagluloko, pagsisinungaling at pagpagdoktor sa katotohanan. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa pagluhol, kasakiman at sakwatan upang makapangdaya. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa kawalang buwang, sa panilinlang at makikig na pananaw. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa pagbabanta, pananakot at napastanganan pananalita. Iligtas mo kami, Panginoon. Sama-sama natin idalangin ang ating pagtutugon, dinggin mo kami, Panginoon. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang aming tuli ang siyang gawing tunay na pamantayan. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang mabutihan ng karami ay aming pinakamataas na layunin. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang pumigilan ang tao ay kalagiang igalang. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang kapuspalad at mahihina ay pagkukulan ng higit na pansin. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi ipagwatakwahan. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang magkakaisa ay magkagalitaan sa landas ng kapayapaan at kaunlaran. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang banal na pagkakapag sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ang maging gabay ng mga nananalis manukulan sa pangalaman. Dinggin mo kami, Panginoon. Tayo mong lahat at tayo mong dalangin. Pasko na aming kaluluwa at kapagligtas ng sandibutan, ang politika ay iyong kaloob sa amin. Isang paanyaya upang maglingkod sa iba at lumago sa kabanalan. Gabayan mo ang politika sa aming bansa, katulad ng paggabay mo sa amin. Mawa ang aming political na kaloob para sa mga botante at kandidato ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyong mahal na ngalan at matulungan din kaming yumabong sa kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayin na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayong lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na misa, humayo tayong taglayan liwanag at biyaya ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin natin ngayon, Panginoon. Nagsugo sa maluwalhating San Roque at pinahatiran mo siya ng kaputol na tabla.
ipinagtibay mo ang pangako sa Kanya upang ang sinumang dapuan ng salot ay hindi maano sapagkat siya'y deboto sa iyo. Magdalita ka sa aming lahat na gumugunita sa Kanyang buhay. Ipagkaloob mo na kami maligtas sa salot na nakamamatay sa kaluluwa at katawan. Pakundangan kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. San Roque, pintakasi laban sa sakit at salot, ipanalangin mo kami.